Magluluto tayo ng low-carb ube halaya bars. In a mixing bowl, put coconut flour or almond flour. Then add green dahan lupin flour, green dahan santan gum, at haluin lang ng maigi. Ang list of ingredients ay ilalagay ko sa last part ng video na ito. Then set aside. Ngayon naman, maglalagay tayo ng coconut milk sa pan. Then add all-purpose cream. Naglagay din ako ng butter, green dahan Himalayan pink salt, and ube flavor. Lulutuin lang po natin ito over low heat. Haluin ng maigi until well incorporated. At ngayon, ilagay natin ang flour mixture. Haluin ng maigi para hindi magbuo-buo. At naglagay din ako ng green dahan pure allulose. If you love this recipe, please like and share and follow me for more low-carb recipes and health tips. Then add vanilla extract. Tuloy lang po natin ang pagluluto at paghahalo hanggang sa ma-achieve natin ang very thick consistency. At ngayon, pwede nang hanguin. Maglalagay lang ako ng parchment paper sa molder or sa container kung saan isasalin yung ating mixture para mas madaling tanggalin mamaya at dahan-dahang isalin ang ube halaya. Maglalagay ako ng desiccated coconut na toppings. Then put in the freezer for about 2 to 3 hours or sa hanggang ito ay maging buo. At ito na ang ating ube halaya. Pakita ko muna paano tanggalin. Ayan. At slice po natin. So, depende po kung gaano kalaki yung gusto nyo. Healthy oils, coconut products, superfoods, herbs and spices, low-carb breads, kakanin, at may sugar-free ulam pa. Happy ang pamimili sa Jeter's Green. Ito po yun. Tikman natin. Ang sarap. Ngayon, mag-plating na tayo. At ito na ang ating low-carb ube halaya bars. Alam niyo po, ang sarap niya papak-papakin. Ang mangyayari, maya't maya ang balik natin sa refrigerator.